Melody. Melay. Melay, Melay. Bait talaga, oh. Ito na mga baka natin, di ba? Magandang hapon po. Ayan, welcome back po sa ating munting channel, Jepoy's Nature and Animal Lovers. So, ang tatalakayin naman po natin ngayon about po sa ating mga bulugan na alagang baka. Babaligtarin ko lang po yung camera. Ipapakita ko po yung alaga nating baka. So, stay tuned lang po. A few moments later. Andito na po tayo sa alaga nating baka na si Maki. Napalaki ko na pong bulugan. Ayan. So ano po yung tatalakayin po natin about po sa alagang baka na bulugan? So itong tanong po na ito, marami pong nagtatanong kung paano daw po malalaman na makakabuntis na ang bulugan na baka. So ayan po, kung mapapansin nyo, si Maki malaki na po yan, 2 years and 1 month na po siya. So kung tatanungin nyo po ako kung nakakabuntis na po si Maki, ayan po, hindi pa po. Disclaimer lang po, hindi po ako expert talaga sa mga baka, pero ito pong topic po natin na yon ngayon ay base lamang po sa experience ko or karanasan sa pag-aalaga ng baka. Sinubukan ko na po yan. Nakakasampa na po siya. Nakakasampa na po. Nakakapag-kasta na po siya. Pero ang tanong po, kung nakakabuntis na ba? So ang sagot ko po dyan, hindi pa po siya nakakabuntis. Dahil sinusubaybayan ko po yung mga alaga ko dito, kung papasampahan po yung naglalanding baka sa kanya, kasi nga po magandang lahi din to. So tingnan nyo naman yung katawan, yung tatay niya, Brahman. Mataas na rin po yung lahi nito, kaya gusto ko po sanang mapasampahan yung ibang mga bakang naglalanding ni Posing. O ilang taon bago makabuntis ang bulugan na baka? So ayan, magandang tanong po yan. Sa experience ko po, kung mapapansin nyo po sa mga vlog natin or kung napanood nyo po, nung pinakasta ko po yung si Melay, ayun po yung unang anak ni Melody, pinakasta ko po kay Barok nung 2 years and 4 months na po si Barok noon, yung bulugan po ni Bossing. Dalawang beses ko pong napasampahan kay Barok, hindi po nabuntis. So ilang taon at ilang buwan bago nakabuntis si Barok o yung bulugan ni Bossing? Nakabuntis po si Barok 2 years and 5 months. Doon po siya nagsimulang nakabuntis. Ayun po, may lahi na po siya ngayon. Alos yung mga napaanak ko doon sa baka ni Bossing, lahi na po ni Barok. So hindi po ito si Barok. Ipapakita ko po mamaya sa inyo yung video niya, yung pagsampa niya doon sa baka ni Bossing kay Jackie. So pupuntahan po natin mamaya si Barok. Matangkad po yun, malaki rin, may lahi rin po yun. Papansin nyo po yung bulugan nyo, minsan nagsasarili po yan. Nagmamasturbate po silang mag-isa. Kung mapapansin nyo, yung penis niya, inaangat niya, tapos umuupo siya. Mapapansin nyo rin po yun sa bulugan nyo. Nagmamasturbate po sila o nagsasarili yung mga bulugan na baka. Ganun po yung starting niya bago sumampa sa mga babaeng baka. Kaya malalaman nyo po na marunong na siyang sumampa. Pero ito, marunong na pong sumampa. Ang problema nga lang po, hindi pa po nakakabuntis.
So ganyan po pinakita ko po sa inyo para makakuha po kayo ng idea. Kasi nung nagsisimula pa lang po ako sa pagbabaka, nag-search din po ako sa YouTube kung ilang taon at ilang buwan bago makabuntis ang bulugan na baka. Wala pong sagot dun sa mga tanong ko na yun, wala po akong makita sa YouTube. So ang ginawa ko po, sinubaybayan ko po yung mga alaga nating baka na napalahi namin kung ilang taon at ilang buwan bago makabuntis. So sa experience ko po, 2 years and 5 months makakabuntis na po, sigurado na po yun. Wala na pong palya yun. Pero sa mga edad na ganito, 2 years and 1 month, hindi pa po nakakabuntis. So ewan ko lang po sa iba o sa mga eksperto sa baka kung ano po yung may sasuggest nila sa inyo. Pero sa akin, ito po yung karanasan ko, kaya nasasabi ko po sa inyo na ganong years at buwan bago makabuntis ang bulugan na baka. So nasa inyo po yon kung maniniwala po kayo o hindi, pero ako po sinubaybayan ko po talaga yung mga alaga namin dito sa farm. So ganyan po sa mga bulugan na baka, 2 years and 5 months makakabuntis na po ang inyong alagang baka. Pwede nyo na pong gawing pambulog or kung tawagin ganador. Guys, pangatlong swak. Ayun. Ayan. 1 minute 37 seconds later. So andito na po tayo sa pwesto ni Barok. Ito po yung sinasabi kong bulugan ni Bossing na meron na pong lahi. Nakapag lahi na po siya. Ayan o. Mapapansin nyo yung mga tenga niya tsaka yung ubog ng katawan niya, matangkad na mahaba. Tapos mahaba rin yung mga tenga. Ang lahi po niya ay may lahi siyang Hindu. So mataas na rin po yung lahi nito. So kung mapapansin nyo, ayan, medyo slim lang po yung katawan niya. Hindi katulad kay Maki na malapad na ano. Kasi po Brahman po yun, ito may lahing Hindu. Ganyan po yung mga yun. Tingnan nyo, magmamasturbate siya mag-isa. Ganyan po sa mga bulugan. So eto na po yung bulugan ni Bossing na nakakabuntis na po. So 3 taon na po ito, mahigit. So nung 2 years and 3 months hindi pa po siya nakabuntis. Nung nasubukan ko po ito, nakabuntis po siya nung 2 years and 5 months po siya. So napalaki na po namin dito ito, napalahi namin. Yung nanay nito matangkad din, mahaba rin yung mga tenga. So artificial po ito, kaya tinanong ko po yung ano, kung ano yung lahi. May lahi daw pong Hindu yung nag-AI artificial sa kanya. So ayan o, kung mapapansin nyo po, di ba? Napakagandang baka. Matangkad po niya, mahaba. So matangkad na mahaba, na mahaba yung tenga. So slim lang po yung katawan. Malakas pong magano ngayon yan sa mga naglalanding baka. Matindi siyang magbulog. Basta naglalandi yung nilapit mo dito, mga minuto lang, sasampa niya kaagad. So ganyan po siya ka tindi magbulog ngayon. Pero nung sinasabi ko po sa inyo, nung 2 years and 3 months siya, malambot pa siya. Hindi pa niya kayang makabuntis. Kaya nung si Melay, pinakasta ko po dito, 2 beses hindi po niya nabuntis. Kaya doon, dinala ko po doon sa baka ni Mangkano. Kung mapapanood niyo po yung previous vlog ko po, yung tinuro ko po sa inyo kung paano mag-breed ng baka at paano malalaman kung naglalandi yung alagang baka, nandun po yun. Panoorin niyo po. Dinala ko po dun sa baka ni Mangkano. So ayan po yung si Barok, pinakita ko na po sa inyo. So sana'y meron po kayong natutunan sa topic po natin na to. 1 hour later. So hanggang dito na lang po ang ating vlog about po sa ating mga alagang baka. Ayan, kung meron po kayong natutunan, huwag po sanang kalimutan na mag-like,
mag-subscribe at pakit po yung notification bell para lagi po yung updated sa mga ina-upload ko po na bagong video. So katulad po ng sinabi ko, experience po yung ano ko po dito sa mga alaga, kaya ibinabahagi ko po sa inyo ang aking mga natutunan or kaalaman para makakuha po kayo kahit mga konting idea lang po. At kung meron din po kayong katanungan, i-comment nyo lang po sa baba at sasagutin po natin yung mga tanong po ninyo. So maraming maraming salamat po sa panunood, sa mga supporters, subscriber, at sa lahat po ng mga nagtitiwala. At kung napadaan ka po sa channel na ito, ayan, i-like at subscribe mo na rin po yung channel na ito para makatulong po sa atin. So maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Palagi po tayong mag-iingat. So bye-bye!